Kalak Watcha, welcome back to my YouTube channel and it's me again, Kazi. And welcome nga pala sa mga bagong subscribers ko, sa mga bagong Kalak Watcha natin dyan. Kung bago ka lang dito sa channel na to, please don't forget to hit the subscribe button and ring the bell on the notifications. And for this vlog, I will show you the difference between the clay blush and the cheek tint. Kung ano ba yung mas okay gamitin dito for me. So this one is Luna Clay Blush. This is sponsored by Miss Joyce Magahis. Thank you so much dito sa clay blush na to. The brand is Luna Organics and it's Autumn Clay Blush. It is 30 grams. Ayan siya. And then, ito naman is Ever Belena Lip and Cheek Stain na Splash Red. Mabibili nyo to lang sa mga Mercury Drug, ganun, mga drugstore and all. Ito naman is from my KK Kit kasi ginagamit ko din to. So, if you wanna know the difference between these two, please keep on watching. Okay, so bale, wala pa ako nilagay sa mukha ko na powder. Ang nilagay ko pa lang dito is yung mga liquid foundation, concealer, and all. Lahat ng liquids lang muna. Kasi sabi nila, mas okay daw i-blend yung mga blushes na mga ganitong types kapag ka wala pa siyang powder. So, ito, i-apply ko siya dito sa face, sa left side ng face ko. And then, ito naman is dito sa right. So, unahin ko na muna tong Luna Clay Blush. Parang, ang dami ko nakikita na ganito na nagtitrend. Kasi daw, ano daw ito is fresh. Nakalagay dito, fresh handmade cosmetics with love. And it is all made vegan. Ayan siya. So, bali, first time ko makagamit nito, no? And ganito siya. Tinatwist siyang ganon. Parang lippy. There you go. Ayan. So, nanood ako ng mga ibang vlogs kung paano i-apply to kasi wala akong idea. So, sabi nila, ganito lang daw siya. Dapat daw dab-dab lang. So, try natin siyang ganyan. Then I will just blend this with my fingers. Oh, in fairness ha, madali lang siyang i-blend. And, pansin ko ang bango niya. Amoy candy. Parang ang sarap kainin. Ayan, so ito yung first layer ng nalagay ko. Kasi hindi pa ako sure kung... Ayan, kasi sabi, pagka maglalagay ka doon ng blush, dapat konti-konti lang para mas madali mo siyang malagay yung product and para hindi siya agad makapal. So, in fairness, madali lang siya i-apply. Akala ko kasi porky clay blush is matigas siya sa face or what. Kasi dati, ginagawa ko nung bata ako, yung minsan yung lipstick, nilalagay ko siya as blush. So, parang ganun yung dating niya. Yun nga lang, kasi ito, creamy siya, tapos madali siyang kumapit. Lalo kapag ka liquid foundation pa lang yung nakalagay sa face mo. So, ayan siya. Kung nakita niyo. Yung difference ng dalawa. Ito, wala pong nakalagay. Ayan. Kapalan pa ba natin ng konti? Sige, lagyan pa natin ng konti. Lagpas daw natin ng konti dito sa ilong para mukha daw tisay. Char! Mabot na ata. So, ayan siya. Hindi ko alam kung tama itong pinagagawa ko. So, ayusin ko lang ng konti yung dun sa may concealer ko. Kasi parang sumobra yung lagay ko. There you go. Wala pa siyang powder finish. Next na i-try natin yung cheek tint. Punas man ako ng kamay kasi para wala akong stain yung clay blush. So, ito is ginagawa ko dito, nilalagay ko muna siya sa dito o kaya sa finger. Kasi pagka dalawang cheek yung lalagyan ko, ginaganong ko siya. Pero ngayon kasi isa lang, so dito ko na lang muna siya ilalagay. So, just a small amount kasi masyado na tong red, I think. Ganyan lang yung nilalagay ko. Again, konti-konti lang din.
So, dab ko lang din siyang ganun. Ayan. And then, blend ko lang din siya ng finger. Dagdagan pa natin ng konti kasi parang kulang siya. Okay na yung kulang kaysa yung sobra agad. Blend na natin agad. Ito namang lip cheek tint. Kapag ka meron na siyang product na nakalagay, mabilis na siyang matuyo. So, dapat i-blend mo siya agad. Para medyo shiny siya, no? Kumpara dun sa clay blush. So, ayan siya. Ito yung cheek tint. Ito yung clay blush. Dagdagan ko pang konti. Parang ipantay natin kasi yung clay blush, tatlong layer din yung nilagay. Sobra na rin natin dito. Bandang nose. Itong ano, itong cheek stain, parang mas nahirapan. Ito yung usual ko na naginagamit, pero parang mas nahirapan akong i-blend siya ngayon. Kasi sa sobrang ano niya, sobrang liquid niya, tapos liquid lang din yung nakalagay sa face ko. Parang hindi ko siya ma-blend ng maayos. Itong Everblend na parang hindi pantay yung pagkaka-blend. Dapat pagka-dab mong ganun, kumukulay na siya kaagad. So dapat siguro mas mabilis. So ayan yung results. So eto yung cheek tint natin. Dito siya. Kita ba sa light? Parang ano no? Parang wala lang. Tapos, ito naman yung clay blush. Parang mas may dating sa akin to, yung clay blush. Mas ano siya, mas strong yung dating. Tapos, hindi siya ganun ka-shiny. Kumpara dito, ito medyo parang glossy yung dating sa akin. Ito, tamang-tama lang, matte yung finish niya. So, parang kahit hindi mo na siya lagyan ng powder finish, is okay lang. So, ang final judgment ko, mas gusto ko na tong isa. Kumpara dito. Actually, yung may isa pa cheek stain na ginagamit, which is yung Sophie, mas gusto ko siya kaysa dito sa Ever Belena. Kasi, eto, natry ko na siya na gamitin, tapos umiyak ako, na ano siya, yung parang nabura, ganon, parang may guhit ka dito after. Pero yung Sophie kasi, kaso lang kasi wala na akong nabili, out of stock. Yung Sophie, hindi siya nabubura kahit umiyak ka or kahit anong gawin mo sa mukha mo. So, kung Ever Belena versus Luna Organics na clay blush, I will go for the Luna. Madali siyang i-apply, madali siyang mag-blend. Tapos kita mo na kagad yung result. And, ang bango niya pa. Siguro kung nagmamadali ka, kunwari, late ka na, kapuntang school or late ka na papuntang office, eto, pang mabilisan. Kasi pag dalawang cheeks yung lalagyan ko, ginagawa ko dyan, dalawang daliri, kaganyanin ko lang siya. So, mabilisan. Pwede yun. Eto, kung gusto mo ng, kung may time ka na mag-blend, go for this na, kasi mas maganda siya. And eto nga pala yung look niya kapag ka meron siyang powder finish. So, ayan siya. Ending okay naman yung finish nung cheek tint natin, nung liquid. Ayan siya, kapag, maganda siya kapag ka merong powder finish. And then yung Luna Clay Blush naman is ganun pa rin. Gusto ko talaga yung pagka-matte niya. Nakikita ba siya sa lights or what? Ayan. Parang very natural lang yung dating nila parehas. So, yun lang mga kalakwatsa ang aking short review. Sana nagustuhan nyo ang video na ito. And kung meron kayong comment, suggestion, just comment it down on the comment section. And of course, if you like this video, please hit on the like button for me. And if you wanna share this, then just go for it. And of course, don't forget to subscribe. Thank you for watching. See you next trip. Bye-bye.